after po na tayo po makabili po ng ating farm, hindi naman po siya kalakihan, ay tinaniman natin ang kalamansi at ngayon po ay 2 taon na kalamansi natin. Kaya umpisa na po yung ating pong pagpapabunga. Ang atin naman pong isinunod ay ito po namang ating yung sasakyan, yung service. Yan naman po yung ating ginagamit sa pan-tutorial para madali po tayo makarating po sa inyo at pati na rin po sa ating ka-farmers na mayroong mag-request po na mag-visit sa kanyang kalamansian. At least po kahit pa paano, pag umulan, hindi tayo masyadong mababasa gaya po ng ating tricycle. Ngayon, medyo tayo po ay nakaluwag-luwag at naka-harvest din po tayo pa paano po doon sa ating kalamansi. Kaya nakapag-ipon po yung aking may bahay. At siyempre, kailangan talaga doon ng higpit. At dito naman po kasi sa amin, at pagka po talaga kumita ka, mas maganda po ay meron kang impok. Sabi nga nila, kapag may sinuksok, mayroong madudukot. Trivia, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon ito, ito na po yung layout ng ating paggawa pong house. Ayan, dahil hindi naman po siya kalakihan. Ito po ay simple lang po mga katrivia. Magkaroon lang po tayo na medyo maayos-ayos po na bahay. At actually, ito po kasi sa ating pong dating bahay, po yung bahay po ng aking magulang, ay yun naman po ang ating pumamana sa aking panganay. Ngayon dito, katabayan ko na lang po. Kaya ito, mukhang hindi yata nag-record kang gina. Iyaw ang ating na ginagawa pong bahay po sa kasalukoy. Ito yung matagal-tagal na rin po namin yung pangarap ni Mrs. Siyempre, inuna muna po natin yung ating pong pangkabuhayan. Yung pong ating lupa na pagpupunan at nung kita natin na okay na siya. Ayan, tsaka na po natin sinunod. Ito pong ating bahay. Hindi naman po siya kalakihan, simple lang. Ay, magandang araw po sa inyo mga katrivia at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Yun po, pinakita lang po natin sa inyo po yung layout po natin ng paggawa po, ang starting po ng ating bahay. Kasi maaari po napasin lang po ninyo mga katrivia na yung bahay po kasi natin na ito po ay mana pa po natin sa ating pong magulang. Ito po yung aming pong old house. Kaya mapansin ninyo ay pagka po kami ay pupunta sa loob, talaga mababa pa kami. Nagpagawa kasi kami mga katribya po ng ating pong terrace at ating pong tinaasan. Dahil dito po kasi sa aming lugar, ito po ay binabaha kapag ka mayroong malaking tagbaha. Yun naman po mga katribya ay regular na rin po sa amin pero hindi naman po kada taon ay binabaha. Minsan tuwing ikalimang taon or minsan ika-anim na taon. Kaya depende doon sa magiging lakas ng bagyo na magiging sentro dito sa amin sa Nueva Ecija. Kaya naman ay napag-ipunan namin ang aming pong ang aking may bahay na yun yat magpagawa po ng bahay doon po sa katabi ng aking nanay. At salamat po sa Diyos dahil binigyan naman po tayo ng lote ng aking magulang doon po sa katabi niya dahil para meron na rin po siyang kapitbahay. Kaya naman po tayo mga katribya po ay nagpagawa po doon. Nandun din po kasi yung ating farm. Kaya doon sa ating mga katribya pumapasyal, bumibisita, para hindi na rin po sila po pumunta na po. Kumbaga, direct na po ninyo kung makikita doon sa farm. Doon na po tayo makikita doon sa lugar po na yon na ating pong pinagagawa. Hindi naman po mga katribya po kalakihan po yung bahay. Kumbaga, ito po ay simple lang. Nakagaya po ng ating pong nakikita ng ordinaryong bahay ng simpleng mga magkakalamansi. Yun po. Isang bagay lang po kasi kaya po natin ito inihuli na yung pong ating bahay. Yun naman po kasi yung ating pong inuna ang ating kabuhayan gaya po ng sa lupa. Huwag ka maingay ha. Ayan. After po na tayo po makabili po ng ating farm, hindi naman po siya kalakihan. Tinaniman natin ang kalamansi at ngayon po ay 2 taon na kalamansi natin. Kaya umpisa na po yung ating pong pagpapabunga. Ang atin naman pong isinunod ay ito po namang ating yung sasakyan, yung service. Yan naman po yung ating ginagamit sa pan-tutorial
para madali po tayo makarating po sa inyo at pati na rin po sa ating ka-farmers na mayroong mag-request po na mag-visit sa kanyang kalamansian, at least po kahit paano, pag umulan, hindi tayo masyadong mababasa gaya po ng ating tricycle. Kasi noon pa man, talaga tricycle po yung ating pong gamit. Noong tayo po ay kung saan ay nag-iipon na pambili po ng lupa. Ngayon, medyo tayo po ay nakaluwag-luwag at nakaharvest din po tayo sa paano po doon sa ating kalamansi. Kaya nakapag-ipon po yung aking may bahay. At siyempre, kailangan talaga doon ng higpit. At dito naman po kasi sa amin, at pagka po talaga kumita ka, mas maganda po ay meron kang impok. Sabi nga nila, kapag may sinuksok, mayroong madudukot. At yun na nga, yung ating pong bahay, kung ito po ay may kaliitan, kasi old house pa po ito ng ating pong magulang, nung pamanay at lumipata po sila sa kabila, ako naman po yung nagme-maintain po nito. Pagka po ito po kasi yung aking ipagagawa, alos maliit na lang din po yung space dahil dikit-dikit na rin dito. Tsaka pagkahalimbawa nag-video ako yung kapitbahay, may berte sa kabila, may berte sa ganun, sa halimbayan, ako maingay. Pero pagdating doon sa amin, doon sa kalamansian, doon sa farm, tahimik. Yung ambience po noong mga kalamansi, makikita po ninyo. At maganda, dahil malamig din po sa lugar po na yun ang aming farm. Kaya minamabuti po natin na doon tayo makapagpatayo po ng bahay para medyo maluwag-luwag po yung ating lugar. Darating din naman po ang panahon, marami rin po naman pong mga bahay na magsisipag tayo po doon. Kaya siyempre, para po mga katribya po ay makaipon tayo, kailangan po talagang makapag-ipon. At pag halimbawa at natatansyan natin na po pwede na pong ipaumpisa yung ating pong pagtatayo, doon po natin ginawa. Kaya lang, siyempre, bago po tayo po makapagtayo, siyempre, kitis po muna tayo doon sa maliit. Sabi nga po noong kasabihan, pagka ang kumot ay maiksi, matutong mamaluktot. Ngayon, pag halimbawa na yan ay humaba, tsaka ka na lang mag-unat-unat. Totoo naman yun. Hindi naman po tayo sasabak po sa ganyan pong gastos kung hindi wala tayong paumpisa at wala tayong ipagtatapos. Kasi pag halimbawa nagpatayo ka ng isang bagay at hindi mo rin naman tinapos, nandyan na po yung mga pangungutya. Sabi nila, patayo ka ng malaking bahay, wala nang pala kang pagtatapos. Tayo naman po, simpleng bahay lang naman po yung ating ginawa. At yan naman po mga katribya, ay nag-umpisa na po kahapon. At pangalawang araw na po yan, yung layout po ngayon. Yun, nagkamas din po tayo ng ating pong mga gamit, mga materyales. Nako, napakamahal na talaga. Kaya nga siguro, magpapatayo ka ng bahay po ngayon, ay talagang yung pong 1,000,000 po ninyo, maliit na lang halos na bahay po ang magagawa. Tayo naman, wala pa naman sa yung ating pagkapagawa, hindi naman po gano'n siya kalaki. Kaya basta yung mga simple lang, mga katribya. Kakatuwa naman dahil yun, at sa awa tulong ng Panginoon, hindi naman po masama na makapagpaayos ka ng bahay. Lalo na, yan naman po ay kailangan din naman. Kasi baka marami kasi tayong mga katribya kung misan, meron tayong mga misan na nagko-comment, lalo na po yung mga mapang-okray, mapang-utya, hindi naman na po natin sila pinapatulan, pero sa ganun pong bagay, isang meron kasing tao ang tinitingnan, yung kanilang bahay, yung kanilang puntahanan. Kasi meron niya akong napakinggan Pagkara daw igagalang ka ng tao, dapat maganda raw bahay mo. Doon ka lang daw igagalang. Maling katwiran yun. Hindi ko mo... Huwag ka malikot. Hindi po ko mo yan, mga katribya. Maliit ang bahay mo. Hindi ka nalirespeto. Mali po yun. Nasa tao po yun. At saka sa inyong disiplina, sa sarili. Ayun. Tsaka kumakita sa iyo naman yung masama. Lalo na yon, hindi ka talaga gagalang. Pero kung mabuti naman yung iyong ginagawa at wala ka namang ibang inaargebya ng tao, wala ka namang ginigipit, hindi naman po pwede hindi ka irirespeto. Meron kasi yung tao, hindi naman talaga karespe-respeto. Kaya ganun po yung mga katribya. Kaya salamat po sa inyo pong suporta, sa inyo pong panunood. At ang nailabas po natin ang vlog po na ito para po magkaroon tayo ng inspirasyon sa mga
Sasabak po sa pagkakalamansi farming, pati na rin po sa mga dati nang mayroong kalamansi ay madevelop pa ng husto yung pong inyo pong farm para po kayo kumita. At pakinabangan po ninyo hanggang ito ay sa tumanda ng inyong kalamansi. Kasi at totoo lang mga katribya, ang kalamansi po ay napakatagal po ng buhay niya. Matagal po ang pakinabang, 15 years hanggat naaabot po yan ng tagapitas, hindi po natin siya pinuputol. Pero pag halimbawa yan ay hindi na po natin naabot, hindi na po kaya maabot po ng tagapitas kahit gumamit pa tayo ng hagdan, yan naman po ay pinapalitan na po natin ng bago. Sa pamamagitan naman nun, nabawi mo nang yung puhunan, kumita ka pa. Kaya kung halimbawa po isa lang ang iyong lote o lupa, ay maaari ka pang makapagpundar kung marunong kang humawak ng iyong kinita. Kung halimbawa hindi ka marunong humawak ng iyong kinita, one day millionaire, ay lagi ka pa rin kulang. Kumita ka man halimbawa ng 100,000, gagastos ka naman ng 200,000, mababaong ka sa utang. Lalo na pagkahaluan nyo pa ng halimbawa ng mga bisyong hindi po magaganda, na lalo na yung yun, sa marami po nating mga kalalakihan na lulun sa sabong, sa talpak, iba naman sa babae, ayun, lalo pong hindi makakaipon. Kaya ganun lang po, may papayo natin, masasuggest natin sa ating mga katribya, lalo po sa mga nagpapasimula ng ganitong kalamansi farming, hindi naman po nakukuha po yan doon sa isang ektarya kalamansi mo. Actually, dito po sa amin, meron po rin itong mga nakapagtanim, 300 puno, 200 puno, solve na yung kanilang pamilya. Nakapag-aaral-aaral yung kanilang mga anak. Hindi naman po ang batayan po dyan na yung marami kalamansi mo, giginhawa ka na. Kung marami nga kalamansi mo at hindi mo alam i-manage, hindi mo rin alam pamungahin, mauwi ka lang din sa malaking gastusin. Kaya minsan, pinroon ko tayo mga ipinakikita sa inyo mga video na mga kalamansi na hindi po nag-alaga, pero buhay yung kalamansi, hindi dinotobigan, tumatanda ang itsura, sayang. Sayang po yung kanilang pinuhunan na hindi mababawi. Pero tayo mga katribya, kaya lagi po natin sinasabi po sa inyo, kaya yung iba nakukulitan na dahil makulit daw ako, na continuous ang alaga. Yun naman talaga kasi ang dapat. Yung hindi natin sila hihintuan ng pag-aalaga para hindi ka hintuan din, nabigyan ng bunga ng kalamansi. Kaya ganun po ang ating pong ginagawa mga katribya. Para yun naman pong ating kaalaman ay aming binabahagi sa inyo, sinishare natin para magkaroon din kayo ng idea. Kaya maraming salamat naman po doon sa ating mga katribya, nagkaroon po ng interest at yun na nga isa rin po yung ating pong ka-farmers dyan po sa kuya po. Nakapag-umpisa na po tayo dyan ng kalamansi at hindi pa po tayo nakakapagtanim dahil naghihintay pa po tayo ng isang malakas po na pag-uulan. Pag sumapit na ang buwan po ng Mayo, ng mga ulanan, ayan, isang pong paraan po yan na maganda po magtanim dahil libre na kayo sa pagpapatubig. Pero bago po sana natin ito mataniman ng kalamansi ay sure natin na meron kayo makukuha ng tubig para nun hindi po maiipit po sa balag ng alanganin ang inyong kalamansi na itatanim. Kaya doon po sa mga katibin natin nagtatanong kung po pwede ba ang kanilang lupa na pula, iba naman ay pwede ba yung kanilang lupa na lagkitan, isa lang po yung madalas po nating sinasabi po sa ating mga katribya, basta meron kayong patubig, source of water na pagkukunan, at hindi po stagnant water ang inyong pong lupa, sa tagulan, pwede po ang kalamansi. Kahit yan pa ay sandy, kahit yan pa ay mga katribya, medyo po mabato, pero wag naman po masyadong lamang po ang bato. Dapat majority pa rin po ang lupa para gumanda po ang inyo pong kalamansi. Kung halimbawa buhaghag, lalo po mas maganda dahil yan po ang gusto po ng kalamansi. Gaya po sa parte po dyan ng Castillejos, Zambales, ang ganda ng lupa doon. Kaya inaasahan po natin yung ating pong tutorial na pagkaginawa po ng kanila pong trabahador, meron na po magiging pagbabago yun sa susunod. Kaya yun din naman po ang goal natin sa lahat ng ating pong mga katribya. Patsaga tayo nag-upload ng ating pong video kung minsan nakaka-absent po tayo pag minsan malayo po yung ating pong lakad. Para po makita ninyo po yung pamamaraan ng ating pong trabaho, ng ating pong ginagawa. At saka hindi rin po kayo mapagsamantalahan nung pong mga ahente kung kayo halimbawa mo po ay nakakapitas ng kalamansi. Kaya sinasabi natin po ang presyo
Para na kung sakali sa lugar ninyo ay halos higin na ang kalamansi, eh hindi pa naman pala ganong kababa ang kalamansi, may isahan kayo. Kawawa naman po tayo mga ka-farmers. Kaya sa pamamagitan po noon, meron tayong price po na sinasabi. Kaya alam kami, Sam, depende rin po yan sa inyong lugar. Meron kasing lugar, mataas po ang presyo ng kalamansi dahil kulang ang demand, konti ang dumarating. Pero naman lugar, marami po naman ang dating ng kalamansi, kaya mababa naman po ang demand. Kaya depende rin yan doon sa palengke o sa lugar ng inyong kinalalagyan. Mientras kumukonti ang kalamansi, yan naman po ay konti nagmamahal ang presyo niya. Pero isa lang bagay po yung ate pong nakita, lagi pa rin kulang ang supply ng kalamansi po natin. At yun po mga katribya po, inilabas na po ng Peter Channel sa yung asawa po ni Ma'am Ann Cortez, na pinicture po tayo doon sa Peter Channel, yung kalamansi kung ano po yung mga nagagawa. Mapapanood nyo po doon yung mga nagagawa ng kalamansi, kung saan inilalagay. Tapos, ayun, tanoorin po ninyo, ang ganda po noong istorya. Pati sa ibang bansa, ina-adapt po nila. At nakakalungkot dahil merong ibang bansa mga katribya na kung saan sa Vietnam, suportado po yung mga kalamansi farmers po doon ng gobyerno. Eh, dito naman po sa atin, siguro baka di pa masyado pong maharap po ng ating pong Pangulo. Sana nga masuportahan po yung lahat ng mga kalamansi farmers para po yung pagbibigay ng mga bunga, tapos yung pag-aalaga ay matustusan. At least po yung mga ka-farmers natin, yung ating mga katribya, kuminhawa ang buhay sa pamamagitan po ng ating kalamansi. Kaya yun, nakakatuwa. At nung binigyan tayo ng inspirasyon po doon, binigyan tayo ng pagkakataon po doon sa channel na yon na may lahat po sa inyo yung isa sa naging problema po ng mga kalamansi farmers at kung paano ba kumikita ang mga magkakalamansi doon sa kanilang mga tanim. Kaya panoorin po ninyo, maganda rin po yun yung Peter Channel po na yon. Nasa 3 million po yung subscriber po ng nung YouTube channel. At yun po, kaya binahagi lang po natin sa inyo mga katribya. At natutuwa po tayo dahil yun yung ating pong pangarap. Kadalasan po yun ang mga binabanggit po ng mga vlogger o ano po, mga dream house. Eh hindi naman po yung mabonggalo house pong atin. Basta tayo, simple lang. Yung meron tayong maayos po na matutulugan at yun naman po ay malalagyan po ng aking bisis na maganda sa harapan na bahay. Ayun po, masaya na tayo doon. Importante, nandiyan kayo at nandiyan din yung ating pong kalamansi. Siyempre, una po yung nasa taas, yun ang ating pong unang pagpapasalamat dahil binigyan tayo ng lakas at biyaya na mula po sa kanya. Siyempre, pati na rin po doon sa ating mga subscribers, sa ating pong mga followers, na kung saan ay nakakarating ang ating pong mga video, yung mga na-inspired po sa ating pag-vlog kahit po nasa ibang bansa, yung pong kanilang mga bakanting lupa na matagal lang hindi po ginagawa, ngayon po ay kanilang pinag-iipunan na po ng kalamansi, ng puhunan. Para sa next year na kanila pong pag-uwi sa Pinas, meron na silang project. Kaya alam ko sa mga katribya, baka po mamaya, sa pag-project po ninyo, ako po ang lagi po ninyong asahan sa lugar nyo, lalo po sa parte po ng malalayo, gaya po ng Visayas, saka po sa Mindanao, hindi po namin kayo kayang libutin. Lalo na sa parte po na yun, aeroplano at mga barko na ang kailangan. Ngayon, dito po sa parte po ng Luzon, at kayo medyo malapit-lapit po, ay pwede pa namin po kayong mapuntahan. Kaya, yun po mga katribya, meron nga po sa ating katribya pong nag-suggest, pwede ka po ay kakatribya na mag-online, yung Zoom online na kung saan yung pong mga participants lang po natin, yung mga primary o yung mga first time na gustong magkaroon ng kalamansi. Bumuo ka lang ay ka na kakatribya ng 100 na 100 manunood po sa ating sa Zoom. Ituturo natin mula doon sa umpisa, paano po yung pagpili ng punla, paano po yung pagtatanim, paano yung pag-aalaga, step by step, na yun po ay ating magiging tutorial pag nakabuo tayo ng 100. Ayun, mag-i-start po tayo ng ating pagtuturo sa pamamagitan po ng Zoom. Yun naman po ay exclusive lang doon po sa ating po mga katribya na mga first time lang sa pagkakalamansi.
Ayan, coming soon po yun mga katribya. Siguro meron po tayong konting gastos po doon kung sakasakali man. Yun naman po ay gagawin naman po natin yan para naman po doon sa magiging charity works. Kung meron tayong gusto natin tulungan, natin po mga kababayan, yung mga dahabo sa buhay, pwede rin po natin magawin yan para po yung tinatawag natin na fundraising. Di naman po masama yun. At mas maganda nga yun, tayo po makatulong po sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Iyon po ang ating kaalaman na may babahagi at may share po sa kanila pagka po ginawa nila ipakikinabangan at pati na rin po yung matutulungan, makikinabang din naman. Kaya yun po, ang isang bagay po para po alam po natin, baka mamaya akala po ninyo ay mayamang-mayaman na tayo. Hindi po, simple lang din po si Katribya. Kaya yun po, inayos lang po natin, yun po ang ating pagpapagawa ng bahay. Bago po tayo makapag-ipon po niyan, matagal din po yung ating pinagbunuan. Siyempre, sa kalamansi, priority po dyan. At kung ano-ano pa, siguro, mapapansin at alam na rin po yun ating mga subscriber, mga ating po mga napupuntahan. Ayun, watulong po ng Panginoon, eto na po siya. Yung katuparan na rin po ng ating pangarap. At harinawa na sa lahat po ng ating mga subscriber, tutuklap po kayo sa inyo pong panunood. At ito po yung lahat po ng mga bagay po natin pong nalalaman pagdating po sa pag-aalaga ng kalamansi, yan po ay babahagi namin. So, kaya lang, huwag kayong maiinip na meron kasing tao, gusto kagad sabi sa kanya lahat ng impormasyon. Huwag ganun. Tayo naman po ay dumaan din po sa bago, dumaan din po tayo sa marami rin pong mga failure bago po tayo dumating sa ganitong na nalaman natin po yung mga sikreto sa kalamansi, marami rin po kang binagdaanan. Huwag po naman po sa biglaan. Ganon. Kung halimbawa, doon sa mga nag-o-cry, mahaba po tayo magpaliwanag, simple lang ang sagot. Skip po ninyo ang inyong video, natahimik pa ang inyong panonood. Ganon lang naman yun. Pero doon sa mga interesado naman at gusto matuto sa kalamansi, tututukan po niya yung pong ate pong vlog at kanya pong alamin yung lahat ng mga detalye para sa pag-aalaga ng kalamansi. Ganon po kasi tayo hanggat tayo naman po hindi tayo nagdadaldal ng wala pong mapapakinabangan. Hindi naman po tayo gaya ng kwentuhan na kwento ng kwento, wala naman pong kwenta. Hindi po. Kaya inaasahan po natin na kayo po ay magkakaroon din po kayo ng idea at kaalamat na pakikinabangan din po ninyo. Kaya yun, continuous lang. Sana ay tuloy-tuloy lang po ang ating pong panonood. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, huwag kayong mahiya po dyan na inyo pong i-chat po sa ating YouTube channel. Meron po tayo mga katribya, nagsisipagtanong, bakit din na po natin ikasabihin na ikaw yung ating pong mga gamot na ginagamit, magbasa lang po tayo ng ating comment section na katribya. Para po noon, nandiyan po, nasabi po natin, hindi lang po natin live na binobroadcast dahil hindi naman po tayo yung commercial na advertisement na yun ang ating ini-endorse. So, bagamat meron tayo mga nababanggit, yung mga nagpapasample, syempre, yun ay pinakikita po nila yung bilang masabi yung kanilang product, natural lang po talaga silang nagbibigay po sila ng talagang sakripisyong ibigay sa atin, yun naman po ang binibigay naman po nating ganti na yun po ay masabi natin sa ating channel. Ngayon, pagka nakita naman natin, okay, at prove, o yun, yun naman po naman ang atin po sinasabi sa ating mga subscriber na maaaring pwede natin gamitin na maka-avail po kayo na malapit sa inyong lugar. Ayan po mga katribya at harinawa po sana ay na meron po tayo muli pong nalaman tungkol po doon sa istorya po namin. Tandaan po ninyo hindi na po sa lahat ng panahon tayo po ay nasa ilalim. Sabi nga sa kanta, minsan naman ikaw ay nasa ibabaw. Pero isa lang po ang dapat po natin tandaan, kung ano po kung saan po tayo nang galing, sa mababa, doon din tayo dapat na tumingin. Kasi pag halimbawa, titingnan nyo po sa taas si Katribya, hindi nyo po kami makikita ron. Tingnan nyo po kami sa mababa, doon nyo kami makikita. At yung lahat naman po ng mga bagay po yan, ng mga binibigay sa atin, yan po yung biyaya na galing sa taas. Yun po mga Katribya, at maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya po ng dati, ako po si Kibrahel Bonag, at lagi natin tatandaan, karunungan at kaalaman, may katumba sa kaimana. Thank you for watching. God bless all. Antabi lang po tayo sa iba pa nating mga project. Nako, meron tayong mga project pa. Pero silent muna tayo. Bago pagka nandyan na, ayun, malalaman rin po ninyo yung mga project din natin. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.